So may ginagawa kami dito, guys, pero malamang alam niyo na rin. Para to sa tama raw, tama. Yes. Isang documentary. So hopefully, sana talaga na ginagawa matapos namin to. As volunteers. Yep. So lahat nung kikitain nung film, 100% mapupunta sa Tamaraw Conservation. Kaya sana pag na-release yung film, manood kayo. Yes. And yun, subukan din natin na mag landscape photography dito and syempre wildlife photography. Kasi ayun yung mission natin dito, mapicturean yung mga tamaraw. Then yung ibang kasama namin for documentary. Pila kayo manihirapan sa tour? Wala. Wow, lakas! You know, it's easier than I remember. Ako dun sa ano, dun sa Tulay. Grabe. Ay, yung ano, yung Monkey Bridge. Monkey Bridge. Gusto ko na umiyak na. Grabe pala talaga. Pero sa gitna, parang... Hindi, kahit nasa gitna, oh, I'm gonna die here. Dun nga, sa gitna, parang wala ka ng choice. Sige na nga! Tapos nung dumaan yung drone, kailangan ko mabuhay dito. Ganda ng shot siguro sa akin doon. Tapos di, sabihin ko, delete nila. Wow, wag. Sa Mindoro, sa Station 2 ng Mount Iglitbaco Natural Park. Meron kaming project dito para matulungan yung Tamaraw Conservation Program na makalikom ng pondo na sana suportahan nyo. So, Lunes ngayon, no? Dito kami hanggang Biyernes sa Mindoro. So ngayon, nag-shoot kami interview sa mga rangers. And speaking of rangers, kasama natin ang ilan sa mga rangers ng Tamaraw Conservation Program. Kuya, pakilala kayo. Pangalan lang. Hi, I'm Ed Bata. I'm Hello, Daniel Ramirez. Hello, I'm Jeronimo Barcena po. Ano po, Jeronimo Estrella. Mga magigiting nating Tamaraw Rangers. So, ilang minuto lang sa Station 2. Mga 2 minutes lang. Ayan, lakad lang kami dito. And gusto namin makita yung Mount Iglitbaco. Try nating i-shoot for landscape photography itong Mount Iglitbaco. Ayan, sana magpakita yung araw kasi medyo maulap ngayon. Pero nakikita ko mabilis naman yung galaw ng ulap, so baka mamaya sumilip. And try natin na picturean to. Okay, that's all. At habang naghihintay nga na mawala yung mga kapal na ulap at lumitaw yung araw, naikwento lang ng mga Tamaraw Rangers yung ilan sa mga experience na naranasan nila habang nasa duty sila. Di halimbawa, may kwan, may ano tawag dito, may operation kami nung dati. Sige, patrol na tayo, may hunter dyan kagabi.
sabi naman, "Hoy, magpaiwan na dito isa. Oh, nasa ano yung mga habili niyo? Ikaw niyo na, isulat na. O pirma." Mga lokohan talaga. Kumisa yung ginagawa na lang namin na para hindi lang maano, natuwaan na lang. Para hindi gumanjan yung pakiramdam. Kasi kung si Sir Rosero, pag inabot ka ng nervous diyan, lalo wala hindi ka pakiramdam. Ano, pagdating sa ganyan, Sir. Pero pag ano, wala lang. Basta't huwag lang lumapit. Dilim, punta kami doon, walang flashlight. Mamalayan mo na lang, nasa unahan mo, gumugulong. Oh, bakit? Di wala pang kalaman, gagulong ka na dyan. Nahulog na pala sa bangko. Oo, hindi, si Kuro na yun, nalaglag sa bangin. Oo, oh, yan, ito. Dalawang beses. Ay, kala ko, ngayon ganito, tingin ko puti. Sabi ko, daan. Pagakbang ko, ang baywang pala. Natulog ko. Yung dulo ng baril, nagtusok pa sa ano, ha? Ito, kaya ngayon niya, ginaganda ko ito eh. Mm-hmm. Dalawang tuhod talaga. Sakit na. Naulit-ulit. Doon naman, pababa naman. Sa bato. Asos. Si Rudy nga, naglag sa tubig. si Rudy. Kaya kala yan, eh, paglundag niya, eh, sos, laglag. Hanggang dito. Lapit. Eh, paano? Walang ilaw-ilaw. Mm-hmm. Alas ka pa lang. Pero abot kami doon. Pag nag-counting, siyempre, may mga tao-tao na sa bawat vantage point. Yung mga tamaro doon pupunta sa masukal. Eksakto, halimbawa, nagsunog sila ng paikot, nandun yung mga tamaro sa loob. Dali talaga. Kaya ganun. Kumbaga, ginagawa nilang dahilan ng lakas. Kaya, hindi ko maintindihan eh. Dapat yung ipralo nakahiwalay pagdating sa mga ganitong ipan. Natural park, sa mga parke at saka sa igalang din sana ng Ipralo yung Juan, yung 91.7 ng conflict eh, no? Yung dalawa. Ang dalawang batas na to ng Pilipinas ay sinabing conflict sa isa't isa dahil ang mga katutubong mangyan dito sa Mindoro ay may tradisyon ng panguhuli ng Tamaraw na pinoprotekta naman ng Ipralo. Samantalang ang panguhuli ng Tamaraw na critically endangered na ay pinoprotektaan ng RA 9147. Kaya naman pilit pinagkakaisa ng Tamaraw Conservation Program at ng Protected Areas Office ng Mounts Iglitbako ang mga karapatan ng mga katutubo at ang mga conservation efforts para sa Tamaraw. Back to Station 2. Bali, kukunin ko yung tripod ko na pang-photography. Yan, hindi nyo ako makikita kasi madilim dito sa tinutulugan namin. Well, akala ko kasi medyo malayo pa yung taakyatin namin. Kaya iniwan ko tong tripod ko. And sana, ang gagamitin ko na lang sana yung tripod pang vlog. Pero yun, bago bumaba yung araw, malapit lang pala eh. Kuha ko yung tripod. So, balik tayo dun sa lugar. Medyo marami pang ulap eh. Pero sa mga mabilis na ulap, sa taas nun, mayroong mga clouds. So, iniisip ko na baka sakaling mag-catch yung matataas na clouds ng after sunset glow. Ayun, ayun yung inaasahan natin. And sana mawala yung mga low-lying clouds. Pero kung hindi man, dahil mabilis silang gumalaw, try kong i-long exposure para magkaroon sila ng line of path. At yun, hindi ko alam kung naririnig nyo yung ungol nung insekto dito sa gubat. So, narinig nyo naman yung pinag-usapan namin ng mga rangers kanina. Wala, grabe talaga yung paghihirap nila para lang maprotektahan yung mga tamaraw. Kasi nga, dito lang sa Mindoro matatagpuan ang tamaraw. Sama niyan, dahil sa mga hunter, critically endangered na sila. So kaya nandito ang Tamaraw Conservation Program para hindi tuluyang mawala yung mga tamaraw. So yan. Nandun sila. Nag-iisipan ko kung dito ba magandang shot or dun sa kanina. Pero try kong lumapit ulit dahil medyo malayo yung Mount Iglitbako pag dito tayo sa spot na to. Nakapagod pala magpabalik-balik.
our first composition for this evening. At kasama na natin dito, nakikita nyo, mga kasama ko dito sa project na ginagawa namin. So ang ginawa ko dito, dalawang shot. Magkaibang settings. Yung isa, long exposure. And yung isa, medyo mabilis kasi gumamit ako ng human element. So, pinalakad ko sa gitna si Kuya Ed para may scale dito sa landscape na to. Then, ang settings na ginamit ko doon ay F11 ISO 101 over 1.3 seconds. Then, for the second shot, gusto ko yung ulap na gumagalaw. Makapture ko siya at long exposure. So, 30 seconds ang ginamit kong shutter speed. Gumamit ako ng 6 stop ND filter and 3 stop soft graduated ND filter para sa sky. Kaya natin na kuha yung 30 seconds. Then blend ko na lang siya sa Photoshop. Sana magustuhan niyo itong image na to. Wala pa naman sila dyan. Okay, may tatlong tama raw na naman pero maliliit lang to eh. At mukhang nakatitig kila Martin, yung isang kasamang photographer, saka dun sa guide namin. So hindi sila gumagalaw ngayon. Siguro para hindi matakot yung mga tamaraw. Ayan, nakatingin lang sila.